So yun guys, we are back again for another vlog. Dito lang sa ating munting channel. For today's video, papunta tayo ng Malate and mag-aano tayo ng engine watchkeeping sa Compass Training Center sa May Taft Avenue. So, kita-kita na lang guys. Peace! One eternity later. So yun guys, nandito na tayo sa may ano ba to? Sa ano ba to? Wait lang. Ayun sa Taft Avenue, nakapag-reserve na tayo ng online class, blended learning. Dito tayo. Blended learning para sa engine watchkeeping, no? And basically sa Griton lang, dito sa may Taft Avenue, sa may Remedios, Remedios Street, Malate, Manila. And basically pauwi na tayo. And kita-kita na lang guys. Peace yo. Langin tayo. Guys, no? Nandito tayo ngayon. Sukat Highway. Let's go, mga kaibigan, mga sir, kaka. Baba lang natin galing UB Express, galing Calao, and on the way na tayo papuntang Sakayan sa Sukat. Papuntang Bulet. Langin tayo. So yun guys, nandito na tayo, nakauwi na. Safe and sound, and basically yung engine watchkeeping kailangan yun kasi isa yun sa mga requirements para syempre bago ka mag-apply kailangan mong magkaroon ng engine watchkeeping bukod sa SDSD at saka sa iba pang basic training na kinakailangan. Bukod na yung mga additional trainings ng mga ng kumpanya na idadagdag. Pero syempre, iba na rin kasi pag once na handa ka, pag kompleto ka na sa mga trainings sa SDSD, sa basic training mo, saan pa ba? Sa familiarization. Tapos, eto, dito sa engine watchkeeping, no? Kaya, yun. One eternity later. Tsaka nga pala, guys, nag-post ako kanina ng listahan na kung saan kasali na ako dun sa finalist ng mga naka-kompleto or na kompleto yung academic requirements, which is 3 years na academic requirements. And basically ayan listahan na yan, nandiyan yung pangalan ko. And basically it was relief kasi almost 3 years na yung natapos na sakripisyo, pagod, yung effort na ginawa ng mga magulang namin, especially yung papa ko. And alam ko na onting push pa ang kailangan na lang harapin is itong OJT, onting push pa
ayun, matatapos ko na yung pag-aaral ko. And syempre, para din naman to, para din sa akin to. And syempre sa parents ko. And alam ko, isa sa mga big achievement din to ng magulang ko. Kasi syempre, sila mama at papa ay syempre hindi pinagpala na makapagtapos, but by their sacrifices, by their efforts, syempre we are here right now. Third year na ako, na-accomplish ko ng academic requirements and konting push pa din sa mga konting requirements na lang. Meron na din akong recommendation letter from OBT West Bay, na yung recommendation na yun, recommendation letter sa isang company. Ano nga ba? Sa isang company sa may Ermita. Yun. And may yung recommendation na yun, hindi pa ako makakapunta nga doon sa company kasi nga kailangan muna ng engine watchkeeping bago ko i-present yung letter doon sa company. And ayun lang guys, gusto ko lang i-share sa inyo yun. And gusto ko lang ulit magpasalamat sa lahat, sa lahat-lahat ng mga naniwala, mga tumulong sa akin, especially si Papa, si Mama. Ayan. Maraming salamat sa lahat, sa mga naging kaklase ko, sa mga nagtitiwala pa rin sa akin. Kahit yung ugali ko is hindi ganun ka, ano, yung ano ba to? Yung maturity na meron ako with pagdating sa pag-aaral, eh nandiyan yung mga kaklase ko all throughout within those years na naging kaklase nila ako. And maraming salamat sa inyo. And dito na natin tatapusin to guys. Maraming salamat. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Don't forget to ring the notification bell. And dito na natin tatapusin to. Keep safe. Peace out, guys. But I'm broken hearted. But I like to party. But I got nobody. But I'm broken hearted. But I like to party.